Siya po ay isa sa mga kadahilanan kung bakit dumami ang aking eggshells na ginamit kanina. Siya po ay may mga halaman din sa bahay. Kaya lang sa sobrang busy tao, siya po ay isang teacher. Kaya po, dinonate talaga sa akin yung ibang eggshells niya. Kaya po, Ma'am Jocelyn Jumawin, salamat po! Thank you very much! Tapon o wala na siyang silbi, pero hindi nyo ba alam, bukod sa ginagawa natin ito minsang display o palamuti sa ating mga halamang cactus, ating pong itinitirik sa ating mga cactus katulad ng pagganito, eh mas maganda pa po kung atin na lamang gamitin bilang organic fertilizer, kasi ito po ay ang eggshell ay isang source ng calcium na kailangan din ng ating mga halaman o tanim. Mampatabaran lupa para maging ang ating mga ugat at ang mga tangkay o bulaklak at ang ating mga dahon ng ating tanim ay magiging masigla at bibigyan tayo ng maraming bulaklak at bunga. Ngayon, mga kainang, mga kamame, ang dapat nating gawin sa mga eggshells na patapuna ay atin pong tipunin at atin pong ilagay sa isang container ng katulad ng ganito. Kumuha tayo ng isang container. Tapos, ang gawin natin ay ikaklak natin o dudurugin. Katulad nito. Kumuha po kayo ng kahit na anything na bagay na pwede natin pandug. Pwede rin pong bote ng soft drinks. Ay, ito lamang po ay at ano na to, holder ng isang gamit ng asawa kong si Rana. Kaya itinago ko, may pakinabang pa pala. Ari ko, ito. Napakadali lang kung gawin. Yung medyo pulverized na siya or mas maliit lang ang kote, hindi po pwede. Yung iba po kasi ang ginagawa, ikaklak lang nilang ganito, ay okay na. Eh mas maganda po kung medyo ganito kapino. Ilagay po natin dito sa akin ng yari ng itlog na medyo pino na. Ganito po. Ayan. O, mga kainang, mga kamame, samahan niyo ako at ilalagay na natin sa ating pananim. Mga ganitong oras po, mga between 5:30 to 6 ng hapon. Tara! O, mga kainang, mga kamame, gagamitin na natin ng itong balat ng itlog. Pero sa ganitong paraan, ha? Ganitong panahon. O, ayan, napakaliwanag siguro ng panahon ngayon. Ganitong oras. Kasi po, kung sa tao, ay bukas po ang pores ng ating mga balat, ganun din po ang mga halaman, lalo na at mga dahon. Okay po, mga kainang, mga kamame, ganito lang po. Ilagay lamang natin sa lupa kung saan nandoon ang pinakapuno. At tulad nito, puno po ito ng kalabasa.
Ayan po. Ayan, ang mga seedling po. Ako dito, under ng kalabasa, talong, at sili. Doon po. Maabsorb na po yan ng lupa. Ganon din po dito sa aking mga tanim na akpalaya. Tignan niyo naman po ang resulta. Marami na silang bunga. At ganun din po sa aking mga kalabasa. Napakarami nilang bulaklak. Ganito po, madali silang magbulaklak. Oh, mga kainang, mga kamamin, sana sundin niyo ko. Gawin din niyo po ito. Huwag niyong basta-basta itapon ang eggshells. Sana po ay gawin din ninyo at nang magkaroon ng magandang pakinabang ang ating mga halaman sa isang bagay na tinatapon nyo na. O mga kainang, mga kamame, abangan nyo po ako ulit sa aking pang susunod mga videos. And tandaan nyo po ang lahat that God is great, God is good all the time. Mga kainang, mga kamame, please tap the subscribe button, press the like, and don't forget to click the notification bell for more videos. Bye! Happy